Isang mapagpalang araw na naman po mga kasaka. At ngayon po ay day 14 ng ating pagpapakain ng ating mga alagang tilapia. At ngayon po ay talagang napakasisigla at napakalakas na pong kumain ng ating mga alagang tilapia. At mamaya po yung ating pong idinagdag na mechanical filtration na temporary po ay nailagay na po natin, nasa kalagitnaan po ng video, kaya mamaya po ay makikita po natin. At muli mga kasaka, ay samahan niyo po kami para magpakain ng alaga namin tilapia. Tara po. At mamaya nga pala mga kasaka ay mayroon tayong kuha kung saan kasabay ng pagkuha ni Mrs. ng video ay ka-video call niya rin po ako dahil araw na Linggo po ngayon, day off, wala po tayong pasok. Kaya habang nagpapakain si Mrs. ay naka-video call po tayo para tingnan po ang pagpapakain niya ng alagang tilapia. So ayun mga kasaka, yung pong ating ginawang project na mechanical filtration. Ayan po, yung pong barrel na yan ay nilagyan po namin ng butas. Naglagay po kami dyan ng kulambo para siya po yung magsisilbing filter ng mga maliliit na dumi ng isda. So yan po yung magiging pinakang mechanical filtration natin. At para ma-trap niya dyan yung mga maliliit na dumi ng isda, at yung pinakang tubig lamang ang siyang lalabas dun sa mga butas na yon. So temporary lang po yan dahil meron po tayong ilalagay dyan na brass filter at matala mat filter. At sa ngayon po ay hindi pa po tayo nakakabili, kaya temporary po ay nilagyan po natin yan para mas mapaganda ang quality ng ating tubig. At ito na po yung mga video namin na kumukuha si Mrs. ng video habang ka-video call niya ako habang siya ay nagpapakain ng alaga namin tilapia. Kaya tara po, samahan niyo po kami magpakain ulit. Malaki na nga, kitang-kita na eh, pag nakain ng buwan nga eh. Di ba, hindi sila ganyan dati? Ganyan nga yan. Iaantay ng umanod sa kanila. Ay talo sila ng mga babae. Alay mo ito sa may maraming yung ano magbuhos.
sabi ano be maya at nung karibok yun huwag mo dyan ibigay sa manapit sa'yo. Oh, yun po. Natalong po eh. Bibigyan ko pa? Bibigyan ko pa? Yun pa dito sa kabila, oh. Oh, bukod tayo na andun. Ayun, oh, meron pa doon. Bibigyan ko ulit, bibigyan ko dyan. Ayun, oh. Bibigyan ko pa nga. Ha? Ha? Bibigyan ko pa? Oo, oh, ayan mga nasa iba po pa yung dami. Kita mo? Oo. Oh. Ayan, ganyan lang guys. Isang first naman ako magbibigay. Parang ano? Wala. Parang ano? Gusto ko. Napakalinaw niyan dito nga sa video. Pag ini-upload mo ang labo. Kitang-kita dito oh. Yung mga bibig, kita mo? Hmm, dami nga. Ayun, hanggang doon pa yun sa may net. Doon, kabila. Bigay-bigay ka pa. Parang winawalis na. Wala na. Ayun mo, buo. Ayun mo, may nakiriyabo yung buo. Parang winawalis lang eh.
dapat talaga meron supplement sila araw-araw yung sa mulakis para sumisikla sila. Ang pulkin ng buo, ayun o, inaano yung buo. Ano yan, may kinakain sila dyan? Kaya naandiyan sa ibabaw? Hmm. Pagtingnan mo yung buo ba eh, nasa gilid, tabing-tabay. Hindi eh, naman makikita at wala naman nakapokus. Ayun o. Yeah. Ayun. Ayun. Kita mo? Wala na. Saglit lang. Ayun o, meron pa. Ayun o, yung buo. Ayun, wala. Isla, kakaunti na eh. Kunti lang, bigyan ka na kunti. Ilang kilo yan? Isa. Ay, kulang. Kulang yan. Ganyan dapat na pagsatakain. Puting-puting lang para na nalalaman mo kung kapos sila o hindi. Medyo uubos ka lang talaga ng oras. Nakita mo ba? Dami. Mga nasa ibabaw. Sa ilalim ng net. Hmm. Ang ganun pa yan. Tutok ba yan, Vicky? Dito mo na. Ah, tutok. Vicky, be. At yan, mga kasaka. Bali, ganun po ang aming naging kaganapang kanina. Nagpakain si Mrs. habang ako ay naka-video call. At ngayon, pagkalipas ng oras at sumapit ang pananghalian, ay sinabay niya na rin ang pagpapakain ng tanghalian ng ating alagang tilapia. Kaya yan po, nagpapakain muli si Mrs. kasama ng aking tatay. Yung pong tatay ko, ayan po, nasa side na yan. Yan po ay naliligayahan din po ang aking tatay sa pagpapakain ng alaga naming tilapia. Bagaman siya ay isang PWD, ay hindi po alintana sa kanya na maging masaya sa pagpapakain ng alagang tilapia. Siya po ay hindi na nakakalakad, kaya po siya ay naka-e-bike po. At yan po, nagpapakain siya. Yan din po yung kanyang dailying ginagawa dito. At nakakatulong po para ma-relax po ang kanyang katawan. Dahil sabi nga po, ang mga pag-aalaga ng mga hayop ay relaxing. Kaya isa po yan sa nakakapagpatibay ng pangangatawan ng aking ama. Dahil sa mga alaga niyang livestock, may mga alaga din po kami kasi dito na mga pabo, bibe, pato, mga gansa. Dati po ay may native pig po kami, kaya lamang po ay maingay, nakakahiya po sa kapitbahay, kaya binenta. At at the same time yung mga dumi nila ay medyo namamaho. Maraming salamat po mga kasaka. Hanggang bukas po. Maraming salamat.